seasons of love. Oh, ang kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumusubaybay sa Salitanglaw, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Linggo, 24 ng Pebrero at 7th linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, mga talata 27 hanggang 38. Sa atin pong mabuting balita, maliwanag na sinabi ni Kristo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Isa pong napakabigat na utos o paalaala sa atin ni Kristo. Bakit mabigat? Sapagkat sa atin po bilang mga tao, kalimitan ang nangyayari kapag tayo po'y sinaktan, sasaktan rin natin. Kapag pinagsalitaan ka ng masama, pagsasalitaan mo rin ng masama. Para kung ano ang ibinato sa iyo, iyan din ang ibabato ko sa iyo. Pero sa Diyos, iba ang laging panawagan sa atin, ang maging mabuting tao. Sapagkat kung ang ating titingnan din lamang ay ang kasamaan at kasalanan ng tao, away wala pong karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero sa kabila ng ating pagiging mahina at pagiging makasalanan, tinuturuan tayo ng Diyos na gawin kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. At ano po ang tama at ano ang mabuti? Ito po yung ating napakinggan sa ating ebanghelyo ngayon. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. Gawin ninyo ang inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at magpatawad kayo. Ganito kabuti ang Diyos. Kaya noong dumating po ang ating Santo Papa Francisco, ano ang sabi niya? Ang pangalan ng Diyos ay awa at habag. The name of God is mercy and compassion. Alam niyo, minsan mas brutal pa ang tao sa paghusga sa kasalanan ng kapwa-taong. Sinasabi natin, magnanakaw yan, di dapat tanggapin yan sa simbahan. Tatlo ang asawa niyan, dapat hindi yan tularan. Masama ang ginagawa niyan, dapat unahin yan sa death penalty. Ganun kabrutal ang tao sa paghusga sa kasalanan ng ating kapwa-tao. Pero sa Diyos kakaiba, iba ang pagtingin ng Diyos sa tao. Andun kasi ang pangunawa. Andun yung pagtingin niya sa kahinaan at sa pagkakataong makapagbago. At lalong higit, andoon ang pagtingin ng Diyos sa pagmamahal. Tandaan po natin, para sa Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Pero huwag po natin kalilimutan na ang pagmamahal para sa Diyos ay pagmamahal. Dapat nating ipadama sa lahat ng tao na maging mabuti at makasalanan. Ang pagmamahal ay hindi dapat nakakahon sa ganda at buti ng tao na dapat nating mamahalin. Sapagkat kung ang batayan ng ating pagmamahal ay ang kabutihan at ang pagiging walang kasalanan ng tao, sigurado po ako, mahihirapan po tayong magmahal at wala po tayong pwedeng mahalin. Kaya marahil sa tao, ang mahirap ay ang magpatawad at magmahal, sapagkat ang batayan natin ay ang kabutihan ng tao. Mamahalin lamang natin siya kung mabuti. Patatawarin lamang natin siya kung magsisisi. Kaya siguro nauso ang kasabihang, forgiveness is not a matter of how many times, but forgiveness is a matter of love. Patatawarin mo ang isang tao hindi sa dami o bilang, kundi dahil mahal natin ang isang tao at hahayaan natin siyang makapagbagong buhay muli. Sa araw na ito, tingnan po natin ang ating sari-sariling buhay bilang mga taong makasalanan, taong punong-puno ng kapintasan, at sa ating pagiging makasalanan, patuloy tayong minahal at kinalinga ng Diyos. Ito rin po ang hamon sa atin ni Kristo, ang gawin natin sa kapwa, ang ginawang kabutihan ng Diyos sa bawat isa
sa akin.